Hello, hello, hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Actually, medyo kauuwi ko lang kasi galing po ako sa nakipagkita ako sa best friend ko si Kuya Jepoy, no, yung katambalan ko po sa Bring It On Dialogue. Very naiinis talaga ako, no. Inis na inis ako kasi pag-uwi ko, nagrelax-relax muna ako, nagrefresh-refresh kasi pagod po ako sa biyahe. Kasi kinuha ko po yung isa kong tuta na ibinigay ko sa isang CFD kay Kuya Jepo, yung isa kong tuta ngayon. Siyempre, ang kanyang mga magulang ay senior citizen na, so naiingayan, iyak ng iyak. Kaya napilitang ibiyahe ngayon, o napilitan akong bumiyahe para magkita kami sa isang lugar. No, kasi taga-Caloocan pa si Kuya Jepoy eh. Taga-Caloocan siya. No, so nagbiyahe pa kami, nagpunta, nag-meet up kami sa gitnang lugar. So kinuha ko yung tuta. Ngayon, meron sa akin nag-PM na mami ko sa simbahan. Naka-live pala si Kuya Wendell. Hindi ko ine-ex, akala ko naman kung anong live 'yon kasi sa totoo lang mga kapanali, sa sobrang busy ko din at sa dami kong nire-research, sa dami kong binabasa, masyado akong abala sa kung paano ko gagawin na mas mababaw at mas paano ko gagawing mas malinaw yung mga magiging presentations ko para mas madali kong mailatag sa inyo ng maayos. Etong si Dan Maasin, isang SDA, napakinggan ko kasi nag-live si Kuya Wendell ngayon, hindi ko alam kung hanggang ngayon nagla-live siya. Ng video, hindi ko po kasi alam na laman pala ako ng video niya. Kung alam ko lang na nagla-live tong si Dan Maasin ng video tungkol sa akin. Matagal ko nang tinapos yung issue, usapin na 'yan about sa compilation of Bible. May laban po kami talaga niya ni Dan Maasin sa Bring It On Dialogue. Ang sabi niya sa akin, patunayan ko daw na ang Biblia ay Biblia ng Katoliko. Yun po ang naging agreement namin. Pinarating ko po ito kay Brother Nash Buenavides na, Kuya Nash, lalabanan ko to si Dan Maasin. Ang sabi ni Dan Maasin, patunayan ko na yung Biblia ay patutunayan ko na ang Biblia ay Biblia ng Katoliko. Ang ginawa ni Kuya Nash Buenavides para mas madaling maintindihan, no, at hindi siya masyadong mahaba, iniligay niya doon, Bible is a Catholic book. Sabi niya, bakit ko daw binabago yung laban namin, yung title. Sabi ko, hindi ko binabago. Ang sabi mo, sabi sa akin ni Dan Maasin, patunayan ko daw na ang Biblia ay binuo ng Katoliko. Patunayan ko daw na ang Biblia ay sa Katoliko, pag-aari ng Katoliko. Ang nilagay na title na dapat namin paglalabanan, Bible is a Catholic book, meron po bang pagkakaiba? Hindi ba wala? Hindi po ba wala? Kasi nung yan ay nag-PM sa akin at ako ay nagla-live, kung ano-ano ang sinasabi niya sa akin, na Sanrio, takot ka? Takot ka sa live? Hindi mo ako malabanan ng debate? Live debate tayo. No? Siguro hindi niya pa ako ganun kakilala at yun yung mga time na nagla-live ako kay Kuya Jando dito sa page. Yung nalaman niya na live debater ako at set na yung laban namin, no, dahil sa Bible is a Catholic book, kasi yung time na yon dapat magaganap ng Sunday sa pagkakaalam ko, 4 PM. Nagkataon naman na may lakad ako. May emergency akong lakad noon. Pagkakatanda ko, magbe-birthday yung lola ko, kailangan kong lumuwas ng Maynila. So sabi ko, postpone. Ngayon, yung palapit na yung laban namin, pinakita ko sa kanya na ito yung paksa. Kung ano-ano na yung sinabi sa akin. Hanggang sa sinabi ni Kuya Nash sa akin, Kuya Nash, tuloy ba yung laban? Sabi niya, Sanrio, kung ano-ano pinagsasabi sa akin ni Dan Maasin. Puro pinipersonal ako ng pinipersonal. Huwag ko na lang daw pansinin. Dito na. Pinagpasensyahan ko na lang. Sabi ko, baka siguro nakita niya na live debater ako at alam niyang dehado siya pag ako nilabanan niya ng history ng Bible. Kasi kapag mag-history kami ng Bible, ipapasok ko yung history ng sekta niya. Huwag siyang masyadong kampante sa
sa latagan ko pag ako lumalaban ng debate, technical ako lumaban. So, pagkatapos noon, meron lumabas na mga video na, ginagamit ni ano ni Dan Maasin. May mga video siya, inaatake niya si Kuya Gapo, si Father Darwin Gitgano. Now, which is, alam ko naman kung paano ko din naman sasagutin yon dahil Katoliko ako. History pa ba si San Rio ba papatalo, 'di ba? Alam niyo naman na favorite ko ang history. Sa pangalawang pagkakataon, piniem ko siya. Sabi ko, oh, Dan Maasin, Sunday, 4 PM, lalaban ka o hindi? Alam niyo kung ano sabi niya sa akin? O bakit San Rio? Nung una, hindi na tayo natuloy, no? Bakit pa kita lalabanan? Yes, meron akong screenshot. Siya mismo ang tumakbo na dapat magkakaroon kami ulit ng pangalawang laban pero hindi niya ako nilabanan. Oh, bakit? Kasi alam niya kung paano ang magiging sistema ko pag nag-live debate kami. Nakita ako doon sa live ni Kuya Wendell. Actually, hiyang-hiya ako kaya ako naiinis. Hiyang-hiya ako kasi hindi ko deserve na mabanggit yung pangalan ko sa mga taong yan, kay Kuya Jando, kay Father Darwin, kay Kuya Wendell, kay Kuya Gapo, o kung sino-sinong mga Catholic faith defender na kilala. Hindi ko po deserve na ma-announce yung pangalan ko kasi hindi po ako kasing galing nila. Sino ba naman ako? Si San Rio, Diyos ko naman, hindi naman ako aral. At naiinis ako na nahihiya na bakit kailangan pa niya akong i-mention dun sa live niya? For what? For publicity na dahil si San Rio may mga nanonood kay San Rio, kailangan niya pa ba akong banggitin? Sana sinabi niya doon, bakit hindi kami natuloy? At bakit tuluyang kami hindi naglaban? Kasi siya mismo yung umatras. Siya po mismo yung umatras. At hindi naman po ako ganun kasi kahambog. Hindi ako ganun kayabang na, oh sorry yo, si ganito umatras sa akin, magaling ako. Hindi kasi ako ganun eh. Kung ano yung naging reason nung isang taong makakalaban ko na debate, at though na minsan may mga gustong lumaban sa akin ng live debate na nagdadahilan na lang, hindi ako ganun na dahil sa hindi lang lumaban mamaliitin ko yung tao. Hindi ganun eh. At ayoko rin na dahil hindi natuloy yung laban namin, kailangan niya pa ba akong isama sa live niya? Sana kung isasama ako sa live ni Dan Maasin, sabihin niya yung dahilan. Hindi po natuloy yung laban namin kasi hindi siya pumabor na ang paninindigan at titindigan ko that the Bible is a Catholic book. Yun po in English lang. Kasi yung talagang topic namin sa Tagalog, patutunayan ko na pag-aari ng Katoliko ang Biblia. At dahil kami ay lalaban sa formal live debate dyan sa Bring It On Dialogue, ang ginawa ngayon ng moderator, the Bible is a Catholic book. Yun ang ginawang title at binigyan niya po yan ng dahilan. Na kesyo binago ko daw yung paksa, mandaraya daw ako. Sabi ko sa kanya, sa lahat ng mga nakalaban ko sa live debate, nang hanggang ngayon ay kaibigan ko din, tanungin niyo kung nandaya ako. In English lang naman po yun, na the Bible is a Catholic book, ay yun ang paglalabanan. Yung pangalawang pagkakataon, nung hindi natuloy ng linggo, at pumasok ulit ang next week, sinabihan ko siya, sige papabura ko sa latag mo, kasi hindi na tama yung mga pinagsasabi niya. Sinangkot niya si Kuya Wendell, sinangkot niya si Kuya Jando, sinangkot niya si Father Darwin, sinangkot niya si Kuya Gapo, Eugene Gapo. Hindi ako papayag. Mga defender ng simbahang sikat yan. Mga kilala at mataas ang pagtingin sa kanya ng mga kaanib ng Roman Catholic Church. Gaganyanin lang ng isang nagsusuring SDA na sinasabi niya na hindi raw siya evangelist kundi missionary. Oh my God! If you are a missionary, ano ang ginagawa mo pagdating sa pagpapaliwanag ng the Bible is not compiled by the Roman Catholic Church? Evangelist ka! Kasi nagtuturo ka eh. Pag sinabing missionary, pumupunta ka sa iba't ibang lugar at tumutulong ka doon sa mga may mahihirap na pamumuhay. Yun ang missionary. Pero yung sasabihin ni Dan Maasin na hindi daw siya evangelist, kundi isang missionary, ano ang ginagawa mo? You are questioning the teachings of Father Darwin Gitgano. You are questioning the teachings of Kuya Wendell Talibong. You are
questioning the teachings of Kuya Eugene Gapo. You are questioning the teachings of Kuya Jando Alabado. Evangelist yan! Kasi kumukontra ka. At wala akong nakitang misyonaryo na nakipagkontrahan sa mga ebanghelista. At hindi niya pa pwedeng sabihin. Hindi niya pa pwedeng sabihin sa akin na ang Bible was, it is not actually compiled by the Roman Catholic Church. Bubutataing ko yan. Ilang beses kong sinabihan niyan na maglaban kami. Bakit ayaw niyang lumaban? Kine-question niya yung mga nag-compiled ng Bible, yung mga tauhan, at kung ano ang mga naging ganap. Ang SDA ba may naging ganap sa compilation of Bible? Sige nga, i-connect nga niya si Ellen G. White o si Ellen G. White pagdating sa compilation of Bible kung may naging ambag. How dare you questioning Roman Catholic Church kung paano na-compiled ang Bible? Bakit hindi niya ilatag sa sarili niyang aral? Paano kinompile ng SDA ang Bible na gamit-gamit ngayon ng simbahang Katolika? Ano ang naging ambag ng SDA na tatag ni Ellen G. White sa pagkakabuo ng Bible? Lahat ng binabanggit niyang mga tauhan, may pagkakaiba man ng taon, at hindi yan petsa, taon. May pagkakaiba man ng taon kung paano yan nabuo, at kung ano-ano mang mga konseho ang naging involved. The point is, they are under the Roman Catholic Church. Mga Katoliko pa din yan. May SDA ba doon? My God! Ano man ang pagkakaiba ng taon kung kailan natapos ang compilation, the point is, yung mga binabanggit niyang tauhan sa likod ng pagkakakompile ng Bible, mga Katoliko yon. Sino ba ang nag-ano? Sumipi ng Codex Sinaiticus and Codex Vaticanus. Sino ba ang sumipi ng mga scrolls and manuscript ng New Testament? SDA? Nagkakaiba ng mga taon na sinasabi no, ni Father Darwin o ni Father ay ni Kuya Eugene Gapo. Bakit? Dahil nakadepende yon sa kung paano yan natapos i-compiled. Dahil yung Bible na yan ay umikot pa yan sa mga councils. Council of Carthage, Council of Hippo, Council of Nicaea, Council of Rome. Kaya nga naging Latin, Vulgate. Yung kinocompiled ba yung Bible, Latin yan? Hindi! Yung na-compiled yung Bible na hindi pa siya naaaprubahan ng Magisterium, no, yung na-compiled yan ay nabuo sa hindi wikang Latin. Yung binigay yan kay Jerome para i-translate ang mga wika, buo na, pero wala pang pangalan, pero may aklat nang nag-e-exist. Actually, hindi pa siya aklat. Kasi hindi pa siya nagiging ano, hindi pa siya yung literal na aklat na nakikita natin. Kasi yung aklat talaga na nakikita natin, which is ang tinatawag natin ay Codex. Kaya merong aklat na itsura because of the Roman Catholic Church. Vatican ang may responsibility dyan. Yung salitang Codex na meaning ay book, nung ito ay na-compile, ginawa yung Codex ng Roman Catholic Church, kaya nga Codex Vaticanus. Naging libro ang itsura niyan. But before, nung ito ay kinocompile ng Catholic Church at ito ay nabuo, wala pa yung verses, wala pa yung translations, wala pang pangalan. Bakit? Dahil kailangan pa yan dumaan sa mga konseho para aprubahan kung sila ba ay sasang-ayon sa mga inilagay na aklat sa Biblia. Kaya magkakaiba yan ng taon. Ikalawa, kung bakit nagkakaiba ng paghahayag ng taon kung paano ito na-compile, meron tayong tinatawag na rounding off. Ako, sinasabi ko, 4th century. Oh, pero kung babasahin natin sa iba, 410 century. Meron naman sa iba, 395 AD.
That the point is, yung pinaka-close. Closest year. Kung anong taon nabuo ang Bible. 400 AD, 4th century, may SDA. How dare you, Dan Maasin, questioning the Roman Catholic Church about the compilation of Bible, even the New Testament, wala kayong ambag. Stop attacking the Roman Catholic Church regarding sa history dahil kayo ay 18th century lang. Roman Catholic Church was existed 33 AD. And I can definitely show you the standard evidences and references that the Roman Catholic Church was existed in 33 AD. Do the SDA Protestant exist in 33 AD? How dare you questioning my priest, Father Darwin Gitgano? How dare you questioning these people na CFD na nag-aral para sabihin ikaw ang tama at sasabihin mo, Dan Maasin, doon sa naging live presentation mo, hanggang ngayon nagsusuri ka. Nagsusuri ka, hindi ka pa rin sigurado. Wala kang karapatang pamalian ang mga nilalatag ng mga Katolikong aral dahil Bible namin yan. You have no right questioning the traditions of the Roman Catholic Church because you are not a Catholic member. Kami lang mga Katoliko ang nakakaalam ng kasaysayan ng Biblia because the Catholic Church compiled the Latin Vulgate. How dare you questioning these people? Sana kinwestiyon mo muna kailan tinatag ang SDA. Sino ang nauna, Bible o SDA? Huwag mong pinag-iinit ang ulo ko, Dan Maasin. Pag tinutukan ko yung sekta mo, tatumbling ka palabas. Hindi mo kahit kailan maiiligaw ang mga Katoliko. Ako ang makakalaban mo. At wag na wag mong pinagmamalaki na tayo dapat ay maglalaban dahil ikaw mismo ang umatras. Baka nakakalimutan mo. Wag na wag mo kong sasabihan na hindi kinumpal o hindi pag-aari ng Roman Catholic Church ang Bible. Dahil pag hinimay-himay ko sa iyo ang kasaysayan niyan, tatumbling ka palabas dyan sa simbahan mo. Who are you questioning, Father Darwin? Hindi mo ba alam kung gaano kahaba ang pinag-aralan niyan? Theologian. Theologian ka? Dan Maasin? Ilang taon ang naging pag-aaral mo sa pagiging pastor mo compared to our priest, Father Darwin Gitgano? Huwag kang gumawa ng eksena sa simbahang Katolika. Dahil kapag ikaw ang tinutukan ko, sinasabi ko sa iyo, tatumbling ka. Ang dami mong pinagkukuda. Ang dami mong pinagsasasabi. At pwede ba ha, Dan Maasin, wag na wag mong babanggitin ang pangalan ko sa mga dahil lang sa gusto mong makaharap yung mga sikat na depensor ng Katoliko. Kung pangarap mo silang makaharap, wag na wag mong i-involve ang pangalan ko sa kanila dahil nahihiya ako. Hindi ko deserve na ma-recognize ako ng mga taong yan dahil hindi ako magaling. Hindi ako aral. Ngayon, kung gusto mo ng tunay na laban, bibigyan kita ng magandang laban na sisiguraduhin kong pagpapawisan ka. Mag-live debate tayo. Who compiled the Bible? SDA o Roman Catholic Church? Patitikimin kita nang hindi mo pa natitikmang pagkain. Nasisiguraduhin ko sa iyo, maging ang kaliit-liitang lason sa dila mo papatayin ng presentation ko oras na magharap tayo. Huwag mo kong ginigigil. Huwag na huwag mo, Dan Maasin, babanggitin ang pangalan ko kung sakaling kaharap mo ang mga kilalang Katolikong defensor dahil hindi ako karapat dapat ma-recognize nila. Ang presentations ko dito sa
page ni Kuya Jando, ang goal ko lang dito is ma-share kung ano ang doctrines ng Catholic Church, hindi para kilalanin ng mga sikat na taong ito dahil hindi ko yan deserve. Kaya kung gusto mo na panoorin ka ng mga tao, wag mong gamitin ang pangalan ko. Use your own voice, use your own skill, and use your own wisdom. Don't use my name. Babanggitin mo ako kay Kuya Wendell, hindi naman ako kilala niyan. Pinag-uusapan ninyo doon, topic nyo kay Kuya Eugene Gapo, tapos biglang sasabihin mo, Sanrio. Stop mentioning my name for these people. I am not worthy. I am doing this presentation for my fellow Catholics only. Hindi ko to ginagawa para ma-recognize ng simbahan. Hindi ko to ginagawa para makilala ko bilang Sanrio. I am doing this because this is the God's will. To gusto ng Diyos ng gawin ko. Huwag nyo akong gawing showbiz. Huwag nyo gamitin ang pangalan ko para mapansin kayo ng ibang Katoliko dito. If you are strong enough, pumunta kayo ng punto por punto, paghahamunin nyo yung mga Katoliko doon. But stop using my name. Nananahimik ako. Nananahimik ako. Ha? Nananahimik ako. Huwag nyo po sana sa lahat ng Protestante rito, huwag nyo gagamitin ang pangalan ko kung sakaling may nakakaharap kayo ng mga kilalang debatista. Hindi ko po yon deserve. Ang dahilan kung bakit po ako ay sumasabak sa presentation sa page ni Kuya Jando para lang po mag-share ng inaaral ko sa history ng Simbahang Katolika. Yun lang po ang dahilan ko. Hindi po ako nagpapalapad ng papel. Hindi rin po lalo ako nagpapasikat para makilala ng mga tao. Kaya huwag nyo pong ikalat ang pangalan ko sa mga debater at defensor ng Simbahang Katolika. Hindi po ako karapat-dapat nakilalani nila. I am doing this for my fellow Catholics. Yun lang po. Gaya nga po ng sinasabi ko sa inyo, wala akong organization sa Simbahang Katolika. Ako po ay independent. Tumatayong mag-isa at nag-aaral po ng mag-isa. Kaya wag nyo po akong i-line up mga Protestant sa mga kilalang defensor, sa mga organisasyon. Hindi ko po deserve yan. At ayoko din po na madamay sila sa pambabati ko sa akin ng Protestants dahil ako ay isang LGBT. Kasi yung connect-connect nyo na yan, strategy nyo na naman yan. Strategy nyo, babanggit-banggitin nyo ako sa mga defensor ng simbahan na nasa organisasyon, i-connect nyo ako, bakit si Sanrio LGBTQ, pinapayagan ninyo para mabutasan ninyo yung mga defensor na ito dahil sa akin. Hindi nyo ako maaaring i-connect sa mga kilalang defensor na ito dahil wala po akong organisasyon na kinabibilangan. Dan Maasin, bukas ka sa akin. Ilalatag ko mismo bukas dito sa page na ito, who compiled the Bible, SDA or Roman Catholic Church. At patutunayan ko sa iyo na yung kinaaaniban mo ay peke. Ayaw mong manahimik. Lalaban ka ng history, 18th century lang kayo, 33 AD ang Roman Catholic Church. Sure ka? Nakaka-stress. So yun po mga kapanalig, bukas magkita-kita po tayo. Ilalatag ko po sa inyo kung sino talaga ang nagmamay-ari ng Biblia. The Roman Catholic Church or the Seventh-day Adventist. Dan Maasin, ginusto mo to? Pagbibigyan kita. Ako po si Sanrio, ang founder ng Ave Maristella Seeds of Faith na nagiiwan ng salitang huwag kang magtuturo pag hindi mo inaral. Dahil oras na hindi mo inaral at si Sanrio ang humarap sa'yo, mabubutata ka na. Yun lang po at maraming salamat and please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Mga kapanalig, panahon na para tapatan itong taong ito na walang ginawa kundi siraan ng siraan ng siraan ang mga depensor ng Simbahang Katolika. Ako naman ang haharap sa kanya bukas mag-isa. Dito po mismo sa page ni Kuya Jando Alabado. Yun lang po, maraming salamat and God bless you.
Si Kuya Wendel po, Talibong ay naka-live ngayon sa kanyang YouTube. Mapapanood nyo po doon yung mga video presentations ni Dan Maasin. Ayoko lang po talaga sa lahat yung ini-involve ang pangalan ko doon sa mga taong wala naman po kinalaman sa akin. So anong oras po ako magla-live bukas? Magla-live po ako bukas mga bandang 9 a.m. Kita-kits po tayo bukas 9 a.m. No, maraming salamat mga kapanalig kong Katoliko. Hindi po muna ako makakapag-shoutout sa inyo dahil umaano yung emosyon ko na aano ako. Kasi hindi ko po talaga gusto na nagagamit yung pangalan ko at nababanggit ako sa mga taong tinitingala ng mga Katoliko. Hindi ko po yun deserve. Hindi ko po deserve yun na maging bahagi ako ng mga programa nila. Hindi ko po deserve yun. At ayoko na mapulaan sila ng dahil sa akin. Mas gusto ko po na mag-isa na lang ako na sinisiraan at winawasak ng Protestante. Ayoko silang mapulaan ng dahil sa akin. No? Kaya yun lang po. Maraming salamat. And once again, please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Maraming salamat po. Goodbye po sa inyong lahat.